Magandang buhay mga katits! Bago tayo magpatuloy sa ating video ay shoutout muna natin ang ating mga kaibigan na sumuporta sa atin. Shoutout sa iyo, Reno Carter Calizo. Shoutout din kay Kent Chester Macarambon. Chris N. Mosino, shoutout sa iyo boss. Shoutout din kay Arnel Rubio Calanda. At shoutout din sa iyo, Rachel N. Bello. Shoutout to Mark Louie at sa ating kaibigang si Kit Adventures. Shoutout sa inyo mga boss. Salamat sa inyong pagsuporta. At para naman sa mga di pa nakasubscribe ay mag-subscribe na kayo mga boss para inyong mapanood ang lahat ng mga gagawin nating video na ito'y maaaring makapagbigay sa inyo ng ideya sa ating pagtitiit. Salamat po mga boss. Ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon ay ang mga iba't ibang hitsura ng mga bato dito sa aking lugar na mayroon pong deposit under. Inuulit ko, ang mga batong ito ay mayroong deposit under pero ito ay dito lang sa aming lugar. Let's go na mga katiets, umpisahan na natin dito sa unang bato. Ito siya mga katets, lapitan natin. Nandito siya sa gitna ng creek na ito. At ang creek na ito, ang bawat gilid ay nakariprap na. Na di naman kailangang iriprap. Alam mo na, meron silang kinuha dito. Nakuha na nila ang big load dito mga katets. Ito yung unang bato na ipapakita ko sa inyo. Hugis heart ang batong ito mga katets. At parang may bawas dyan sa kanang bahagi. Medyo pahaba siya mga katiets. At meron siyang maliit na heart sa gitna. Yan mga katiets, tingnan nyo. At yung maliit na heart sa gitna ay meron butas sa bandang itaas. At meron namang maliit na heart sa baba. Yun ang una nating bato mga katiets na merong deposit under. At proceed naman tayo dito sa pangalawang bato mga katiets. Ipapakita ko muna sa inyo ang mga bato na nandito rin mga katiets. Merong nakahilirang mga malalaking bato dito mga katiets na hugis triangle. Ngunit sila ay parang masasabi nating nakadapa sa lupa. Yan oh, tingnan nyo. Ito yung isa, saka meron pa sa unahan. Nakahilira to mga katets. Apat na malalaking bato na hugis triangle. Ito ang isa, medyo maraming damo mga katets. Ito, hugis triangle pa rin ito mga katets. Tingnan nyo. Linisa natin ng kaunti mga katets. Yan, nakahilira yan sila mga katiets. At ang bato na may deposit under mga katiets ay ito siya. Yan. Sa nakahilirang bato doon mga katiets, siya ang parang nakatayo. Pero hindi natin kayang itumba ito mga katiets dahil nakapundasyon ang ilalim nito. Parang nakalibing ng malalim. Talagang sinadya siyang nakatayo mga katiets. Yan, saka dito sa gilid, para siyang tinabas. At dito naman, sa isang side, tinabas din. Na kung pagmasdan natin sa malayo, ay ang tabas ay nagmukhang heart mga katiets. Yan, tingnan nyo mga katiets ang itsura niya. Talagang, pag makita mo ang mga batong ito na nakahilira, siya talaga ang mapansin mo dahil siya ay nakatayo. At ito ay mayroong deposit under mga katiets. Yan, pagmasda natin mabuti. Dito sa gilid naman, mayroong isang bato dito na nakaturo sa kanya. Maliit na bato lang ito mga katiets. Yan siya. Tingnan nyong mabuti. Baka may ganitong pattern din sa inyong lugar.
pattern po ito ng mga bato, mga katiets. At ngayon, proceed tayo sa ating pangatlong bato na ipapakita sa inyo na mayroon ding deposit under. Nandun siya, mga katiets, sa itaas, sa likod ng puno ng niyog. Tara, puntahan natin, mga katiets, para makita nyo kung ano ang itsura niya, mga katiets. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. Ang batong ito, mga katiets, ay medyo malaki. Ayan siya, mga katiets. Medyo malaki ang batong ito. Kung titingnan natin mabuti, mga katiets, siya ay hugis pa rin triangle. Hindi lang masyadong halata. Hugis triangle na pwede ding parang hugis heart siya, mga katiets. Yan, mga katiets, oh. Tingnan nyo yung naka-imbo sa gitna. Yan ay hugis heart na mayroong maliit na dot. Pagmasdan yung mabuti, mga katiets. Meron siyang parang number 5 at merong heart sa gitna. At yung maliit na heart, merong dot sa gitna, mga katiets. Para ding yung tinatawag na swastika. Tingnan yung mabuti. Napakalapad ng batong ito, mga katiets. Yan. Ito ay may deposit under. Para siyang may pagka-triangle na pwede ring may pagka-heart. Pero kung pagmasdan natin mabuti, meron siyang tatlong side talaga, mga katiets. Kaya hugis triangle siya. At ngayon, mga katiets, proceed tayo sa ating pang-apat na bato. Napakalaking bato ito, katiets. Actually, parang hindi ito ordinaryong bato, mga katiets. Ito ay parang simento na pinormang triangle. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. Yan, katiets. Nakita nyo ba yung heart na parang hindi lang halata? Yan, oh. Nakaukit dyan. Yan. Saka dyan naman sa unahan, mayroon siyang parang mukha. At kung pagmasdan mo mabuti, yan ay may hugis heart din, mga katiets. Oh, yung isang side ng heart dyan sa baba ay mayroong dot. Saka dito naman, mga katiets, parang may mga dot-dot siya dito. At yung may parang pahaba na butas dyan, merong lumalabas dyan na alkitran, mga katiets. Dati, sobrang itim yan dati. Ngayon, medyo nawala yung pagka-itim kasi laging umuulan dito. Saka yung mga linya-linya sa gilid, mga katiets, diretso yan doon sa itaas. Yan, tandaan nyo, yung mga parang nakaguhit na hindi halata. Mga line na hindi halata. Yan, nakadiretso yan doon sa itaas. Saka dito sa kabilang gilid naman, parang may mga ito, yung mga butas-butas na pahaba. At diretso din yon doon, papunta sa taas. Yan, mga katiets. Saka pag ikot natin dito,
ito. Tingnan nyo mga katets, merong bato na nakapoint dito mga katets. Nakaturo siya dyan sa bato na naka parang sinuksok na bato. Yan, nang ibig sabihin, rock enclosed treasure. Ito na siya mga katets, tingnan nyo mabuti. So hindi dito sa ano, sa video parang hindi masyado halata yung sign niya mga katets, yung marker na nandito sa bato. Kung titingnan natin, hindi masyadong halata dahil basang-basa ng ulan ang batong ito mga katets. Pero dito sa actual, makikita natin na meron siyang tatlong dot na nagpormang letter V mga katets. Yan mga katets. Saka mayroon pa dito sa baba. Kung tingnan natin mabuti, parang nag letter Y talaga. Yan. So hindi halata, parang wala lang. Yan siya mga katets. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Pormang V. Okay, proceed tayo sa panglima mga katets. Ito yung panglima nating bato. Ito, merong parang literyo na dito nakaharap mga katets. Ito siya mga katets. Kung pagmasdan natin, ang batong ito ay parang siupaw lang. Saka meron siyang yan, parang yung anak ng palaka na nakabutas dyan sa gitna. Merong butas, malalim yan mga katets. Pero nung nilagyan ko yan ng tubig, napuno yan. Pero unti-unting mawawala ang tubig mga katets. Yan siya. So parang sperm cell mga katets. Yan. Kaya pagmasdan yung mabuti ang mga batong mga ganito mga katets, baka may makikita kayong kakaibang bato dyan sa inyong lugar. Baka sakaling yun ay meron ding deposit under. Hanggang sa sunod mga katets, abangan nyo ang part 2 kasi medyo mataas na ang ating video. Salamat katets.